Magandang araw sa ating mga magulang at tagapangalaga. Welcome sa ating Parents Virtual Orientation para sa School Year 2021-2022. Bilang panimula, tayo po ay mag-alay muna ng isang panalangin bago ang ating talakayan. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa biyaya ng buhay at pagpapala na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Basbasan mo po kami at pagkalooban ng kalakasan ng katawan upang patuloy naming malabanan ang samut-saring sakit na kumakalat sa mundong aming ginagalawan ngayon. Pagpalain niyo po kami upang ang taong panaroang ito, 2021-2022, ay maging mayabong at punong-puno ng bagong kaalaman para sa mga kabataang nagsisikap na matuto sa kabila ng mga hamon at pagbabago sa makabagong normal na sistema ng edukasyon. Patawarin niyo po, Ama, ang lahat ng aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Tanglawan mo po ang aming puso't isipan tungo sa kaliwanagan at kabutihan. Ang lahat po ng ito ay tinataas na namin sa iyo sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon naman ay simulan na natin ang pagtalakay sa mga sumusunod na bagay. Sa kasalukuyan, ang ating mga paaralan ay nag-o-offer ng modular distance learning, online distance learning, blended learning o kombinasyon ng alinman, at sa tulong rin ng television or radio-based instruction tulad ng DepEd TV. Ang modular distance learning ay isang individual na pagbibigay ng kaalaman sa pamamagitan ng paggamit ng self-learning modules na ipinamimigay ng mga guro. Sa alternatibong pag-aaral na ito, bibigyan ng mga mag-aaral ng mga learning kits kung saan nakapaloob ang mga modules, activity, and worksheets at mga practice exercises. Ang ating mga paaralan ay nagbibigay ng schedule kung kailan at saan maaaring makuha ng mga magulang ang mga self-learning modules ng kanilang mga anak. Ang pamimigay ng modules, activity and worksheets ay by quarter at per week lesson. Ang isang quarter ay karaniwang 7 to 8 weeks mayroon. Ang pagbabalik o pagpapasa naman ng mga nasagutang output ng mga bata ay depende rin sa itinakdang panahon ng paaralan o ng guro per week lesson. Kung kaya't, bawat linggo ay inaasahan na ang mga bata o estudyante ay magkakaroon ng dagdag na kaalaman at makatapos ng kanyang takdang gawain sa bawat aralin. Online distance learning naman ay ang pagtuturo ng mga guro at pagkatuto ng mga mag-aaral gamit ang iba't ibang teknolohiya na mayroong internet access. Maaaring gumamit ng mga digital format katulad ng mga CD, DVD, laptop, computer o tablet. Samantala, ang blended learning naman ay kombinasyon ng iba pang delivery mode o pinagsamang online at modular distance learning at TV or radio-based instruction. Dito ay maaaring gamitin ang mga printed modules, iba't ibang digital format kasabay ng pagkatuto sa TV at radio. Ano nga ba ang tungkuling ginagampanan ng mga magulang sa makabagong normal na sistema ng edukasyon natin ngayon? Marahil ay nagtatanong ang iilan, bakit kami ang kailangang magturo sa aming mga anak? Mayroon naman silang mga guro.
Our dear parents, dahil po sa ating sitwasyon ngayon, kinakailangang manatili ng ating mga anak sa loob ng ating mga tahanan, kung kaya't ang mga magulang ay magsisilbing katuwang ng mga guro sa paggabay sa kanilang mga anak kung paano pag-aralan at gamitin ang mga self-learning kits. Ang mga magulang ay tatawagin natin ngayong learning facilitators. Sa pamamagitan ng inyong paggabay at pagpapaliwanag, ay higit na mauunawaan ng mga bata o estudyante ang mga aralin na nais ipahatid ng guro. Ang mga guro naman ang maghahanda ng lahat ng kinakailangang material, maging printed man ito o kinakailangan ng online access upang masiguro ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Sila rin ang magbibigay ng mga karagdagang tulong pampagkatuto tulad ng mga video lesson presentations upang mas maging malinaw sa bata ang aralin. Kung kaya't ang pagtutulungan ng guro at mga magulang ay magiging susi upang mapagtagumpayan ng mga bata ang kanilang pag-aaral ngayong taon sa kabila ng hamon sa panahon ng pandemya.